Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at gabayan ng kaliwanagan ng Minal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at pagbabantay, sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas ng hustisya at karapatang pagtao, ay hinggil sa issue ng petisyon ng Anti-Terror Law of 2020 sa Supreme Court o SC. At sino ang makikijoin at susuporta dito. Issue din ang dalawang AITA na pinaghinalaan o pinagbintangan na NPA at di umano ayon sa kanila sila pa ay tinorture at sa ngayon ay nakakulong at nasa custody yan ng ating enforcement na kung saan ay sila ay dinedepensahan itong NUPL. Subalit ang itong dalawang AITA na ito ay nagpalit o iniurong yung depensa sa kanila ng NUPL o National Union of People's Lawyer na kung saan ay pinalitan nila ito ng PAW at saka ng NCIP. So, umatira sila doon sa depensa sapagkat sa ayon sa kanila, nahihirapan sila doon sa depensa ang ginagawa ng NUPL at sila daw ay sa pilitang pinapirma sa mga dokumento at binayaran pa sila ng 1,000 lamang doon sa dokumentong pinapirma sa kanila sa petisyon na kanilang inihain sa Supreme Court. So ngayon itong ang mga item nito ay nagpasa noong nung petisyon sa Supreme Court sa advice o depensa nitong itong mga lawyers nila na pagpetisyon doon sa Supreme Court. So ngayon ay meron silang petisyon na ipinasa doon sa Supreme Court na para against doon sa sa anti-terror law doon sa kanilang sinapit na pang-abuso sa kamay ng militar ayon doon sa kanilang mga hinaing at sila ngayon ay nakakulong pa under sa ating enforcement na kinakasuhan sila doon sa ilalim ng anti-terror law. So ngayon ang SC o yung Supreme Court ay binasura yung kanilang petition. So, hindi tinanggap ng Supreme Court yung petition ng dalawang AITA at sila hindi pinayagan na makasali doon sa nagpipetition sa Supreme Court. So, ngayon ay itong kasapin na ito ngayon ay ano ba yung petition na yon? So, yung petition ay petition to intervene doon sa batas na Anti-Terror Law 2020 na mag-i-issue ng TRO. So, ngayon ay pinasususpindi nung kampo nung NUPL o nung yung kanilang advice o yung kanilang depensa doon sa mga AITA na ipasuspindi yung anti-terror law kung di tayo nagkakamali doon sa ginawa nilang motion yung kanilang petition sa Supreme Court. So ngayon yun yung depensa nila na kung ma-issue ng TRO masususpend yung ating anti-terror law na yan. So ngayon ma-discharge yung dalawa na AITA doon sa kaso o whatsoever na maaaring pabor na na depensa doon sa dalawang AITA na sinasabi nila sila ay inabuso ng militar o napaghinalaan lamang sila. So yun at other depensa pa na maaaring magawa ng NUPL sa kanila. So balit hindi yata alam nung sabi nila, hindi nila alam na ano yung pinapirma sa kanila pero napaganda nung depensa sa kanila na kung mapapatigil yun madi-discharge sila halimbawa ganun ang mangyayari o other na depensa doon sa kanilang cases na kung saan yung doon sa anti-terror law so maaari silang kung napaghihinalaan sila na ganun maaari silang i-costo din ng ilang buwan hindi doon sa noon na mga kaso na kapag napag-iinala ka 7 days lang. So after ng 7 days, pwede ka na mapalaya kung walang
ikaw walang aso. Eh, ngayon, doon sa anti-terrorlo, kung ganyan nagkakasin sa'yo, kapag ka, kung kahit walang malino na ebidensya, pwede kang i-custody ng nasa ilang buwan. So, ganun, ilang weeks. So, yun. Kung matitigil yun, siguro, malalaya agad sila for 7 days. Kasi yung paring murong siguro doon sa nakaraan. Pero, ewan kung ganun yung maaaring proseso nun. So, ngayon ay, itong anti-terror law ay na maraming petitioner to. Ano, hindi lamang yung mga AITA. Mula doon sa PLAG, saka iba't ibang mga personal groups, mga civil society. So, sila yung nagpo-protest sa laban dito sa anti-terror law na ito ay may basura, may junk, or ano man na maripil o whatsoever na nais nila na mangyari dito sa anti-terror law. So, ngayon, ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. At dito sa ating administrasyon ito, ating maring isa na sa boses ito na ipatupad ng lubos yung mabuting mamahala, patos na hustisya at karapatan ng tao. So ngayon dito sa issue ng anti-terror law 2020, muli yung side natin dito, ito ina-itakil na rin natin dito sa ating promotion ito sa human rights. No? Ang side natin dito generally, so hindi naman tayo against dun sa batas na ginagawa laban sa mga kriminal o laban sa mga rebelde, terorista. Subalit yung ating tinututulan dito at tinitingnan din dito sa anti-terror law ay yung nilalaman nito. Ano ba yung nilalaman ng anti-terror law? So maraming, maraming question at marami tayong hindi rin gusto doon sa anti-terror law. Anti-terror law na kung saan ay sinisikil nito ay yung lipo ng Pilipino, civil society. Hindi yung basta rebelde. So, madali kasi yung usapin sa rebelde. Kasi yung mga armado yun. So, kung alba, nagka-encuentro, nahuli siya. So, madali yung kasuhan doon. So, ngayon, ang malaking ano rito ay yung pagsikil sa lipo ng Pilipino. So, marami yung batas na yun ay vulnerable din na magamit sa pang-aabuso laban dun sa lipo ng Pilipino. Nung mga aabuso dun sa ating militar, ating pulis o nasa pamanan laban dun sa mga kanilang abusuhin na gustong gawin o set up na gawin nilang terorista. Halimbawa. So yun, maraming may mga stipulation doon na hindi vulnerable na ikaw ay maabuso at nakasisikil doon sa lipo ng Pilipino. So ngayon, sinusuportahan natin yung petition na yan sa Supreme Court. So, bilang boses, bilang mamamayan, so tayo nakisuporta doon sa petition na yan, doon sa mga pagbabago na maaaring gawin doon o pagpapalit niyan ng mga niyang anti-terror law na yan at gawing mas mahusay yung batas laban sa terorista na hindi sisigil sa mamamayan Pilipino at hindi ito maaabuso ng ating mga militar at mayroong kaukulang proteksyon yung lipo ng Pilipino. Mabigat na protection na ba na stipulated din doon para kung abusuhin man yan ay makakasuhan sila ng mabigat. So, mahalaga na questioning ng mamaya ng Pilipino itong batas na ito upang mapalagaan at maprotektan ang pumuhay nating mga Pilipino, mga mamaya, laban doon sa mga maaaring umabuso gamit itong batas na ito. Doon sa mga ilang umaabuso sa ating pamahalaan. So, kagaya nito, halimbawa, itong sa AITA na at iba't ibang mga na-prime up ng mga nasa pamahalaan regarding o nare-red tag na sila ay mga terorista o mga NPA na ganoon. So ngayon ay halimbawa gagamitin itong batas na ito na ikaw ay napagbibintangan na ganyan, yung iba ay na-trump up charges, mga ganoon. At kinakasuhan nila mga non-bailable cases. Itong anti-terror law, yun ay mga kaso paano sa mga nakarampang. Ngayon, itong dalawang item, ito yung buwena manorod sa anti-terror law. Eh. Pero mabigat din yung mga, itong kinakaso sa anti-terror sapagat marami non-bailable or lifetime yung ikinakaso ng anti-terror law doon sa mga civilian na paghihinalaan na ikaw ay terorista. So ngayon ay ang mabigat, so yung nang-aabuso ay kung yung gumagawa ng mga EGB. So, yun ang mabibigat doon. So, ngayon, sa
yung mga halimbawa yung nakasisikil do sa lipunan ng Pilipino, halimbawa yung kalayaan mo na magsalita. Usually halimbawa mga aktivista. Tayo ay nagsasabosis sa pamahalaan, halimbawa ay yung lumalabag sa karapatan doon. So magsasabosis tayo na huwag sila lumabag sa karapatan. Yung mga umaabuso doon sa gobyerno, tayo ay halimbawa magsasalita. At yung iba halimbawa yung nasa rally ka. So ngayon, yung mga nasa rally, nasisikil sila ngayon doon, yung pagsasalita. At halimbawa, ikaw ay gagawin kang terrorist, halimbawa, nasagi mo yung ano yung UN, halimbawa, yung UN Avenue habang nagra-rally kayo. Ikinarga sa'yo, terrorista ka, kasi gumagawa ka ng karasan, ganun na gagawin sa'yo, nung, halimbawa, ng gobyerno, lifetime, o ano pang ibang mabigat na kaso na nakalagay doon. So sikil na sikil ka ngayon na magsaboses. Laban sa halimbawa, may corrupt doon sa pamahalaan. Kampanya pa naman ng Pangulong Duterte ngayon yan. Sasabuhas ka ng corrupt doon, eh natabig mo yung ano roon. Sabi siya, ba, terorista ka, nagbabasag eh. Ganon. So halimbawa, ganun lang nangyari. O kaya, dinidisperse ka nung ano, nung pamahalaan. Sinalag mo yung ano, yung pinapalo sa yung batuta ng pulis. Hindi, lumalabang ka eh. Terorista ka, para mga tipong ganon. Lifetime ka ngayon. Kakasuhan ka, non-bailable cases. So ganyan, kung ginanong ka, so maraming sikil, maliban dyan, yung halimbawa, ikaw ay pag hinalaan ka na recruiter ka, halimbawa, sa eskwelahan, yan. Tapos, iba't ibang mga bagay, ikaw ay sumusupot, halimbawa, doon sa mga, halimbawa, ikaw ay nagpapahayag ng halimbawa, ikaw daw ay palalabasin, nagpapahayag ka na ikaw ay sumusupot sa mga CBP and PNDF, so ikaw ay kakasuhan ng maaring lifetime doon sa anti-terror. So maraming nakasisikil na bagay na sinisikil yung kalayaan mo na magsalita with the lifetime imprisonment under the anti-terror law. So yung may mga ganun. Or how many years of imprisonment nasisikilin ka because of kalayaan mo dun sa pagsalita, kalayaan mo makagalaw, at vulnerable yon doon sa mga vulnerable na maabuso at magamit yung anti-terror law sa mga may Pilipino. Which is na yung anti-terror, usually, ang hinahanap niyan ay yung mga nasa mamamayan, yung mga civilian na sumusuporta doon sa ano sa CPP and PNDF or sino bang mga rebelde. So doon sila naka-focus yung anti-terror. Aside from the kung ikaw ay armaduhan na halimbawa, merong ano lifetime cases 'yon. Kung armado ka, nahuli ka, 'yon, lifetime cases 'yon. O ikaw ay may mga bomba ganyan, mga ganun. So ngayon maaaring magamit din 'yan as frame up. Tayo, halimbawa, yung mga karanay, pas frame up na ikaw ay mayroong baril, may ikaw ay mayroong mga setup, mga ganon. So, yun. Dapat mayroong, ano, under anti-terror law, dapat ay mayroong din malinaw na protection yung batas na yun. Halimbawa, may nang frame up, dapat lifetime imprisonment yung ganon kapag ginamit na ganon. So mababaw, may mga ganun na sinasabi na naka-protect ka doon. So hindi ko nabasa mo ng gusto yun, pero nabasa ko yung buong yung stipulation na yun. Meron ako, hindi ko lang na memorya yun eh. Pero ngayon ay mayroon sinasabi doon na kapag yung hindi malinaw yung mabigat na kaso para doon sa mga maaaring mabuso diyan sa ano sa anti-terror law. Dapat mayroong mabigat na kaso. Even though kahit pasabihin natin na mayroong malakas na abusado na ng EJK, so binabaliwala nila yung batas na ano na mabibigat na they are nang sasalvage sila o ano man ng EJK sila na hindi na nila tala yung counter na yung batas na maaari nilang panagutan. So kahit ganun, hindi basta-basta batas din, nagkagawa ka, kahit gumagano pa yung pamahalaan, dapat mabigat din yung itatapat ng kaparo kahit na mangha sila na yan ay kanilang abusuhin, so mabigat yung kanilang kaharapin kahit na halimbawa, setup lang. Hindi nila yung EJK o setup lang. O pwede mga lifetime sila ron, malama ganun, na protection nung anti-terror law doon sa mga may Pilipino kung abusuhin yan, mga ganyan. Kagaya ng ginawa doon sa, ano, sa AITA, pinagbintangan nilang ganun. So ngayon kung, alam mo, napatunayan hindi, at kanilang sa kaya nakinasuhan lang, pwede pwedeng kasuhan yung mga ano yung mga ano yung mga nasa militar na pin-frame up yung dalawang ita na yun. Mabigat na kaso dapat ibigay doon. So ngayon
So dapat may mga ganung klase ng oportunidad. So sinusuportahan natin yung petition sa Supreme Court na maaaring ito ay baguhin, i-repeal, o maaaring tanggalin at magkaroon ng isang panibagong batas na talagang fair for Filipino people against terrorism o anumang batas na pwedeng gamitin yung mga nakaraan, mga ganun. So yun. So so sana yung mga lipunan ng Pilipino, sino yung gustong sumuporta, sino yung makiisa tayo ron, at ibigin natin yung ating dapat na nun. At basahin mabuti yan kung ang ating ang pagsikil nito sa lipunan ng Pilipino nung anti-terror law na mga stipulation ito. Kaya kailangan na may argumento, mayroong question na dapat linawin. Ano ba itong mapanikil na na stipulation ito sa mamamayang Pilipino, halimbawa ganun, na dapat baguhin. So ngayon, ang Supreme Court ay libiing mabuti yung anti-terror law, at itong batas ito ay dapat patas na kanilang ma-implement sa mga tao na ano ba, yan sa kanilang paglilitis na yan, kapag nililitis yung mga tao, yung kanilang ipapatong na parusa with the anti-terror law, pero yun. So dapat, hindi na mabuti ng Supreme Court kung patas yung mga stipulation ng batas na yon at ipinapataw sa lipunan ng Pilipino, at kung ito hindi sisikil. So ngayon, kung sa tingin, dapat tingnan ng Supreme Court kung ito sisikil sa lipunan ng Pilipino, ba? Ano yun nila yan? Suspend nila yan? Baguhin yan? Dapat ganun, ang rekomendasyon nila dyan. At doon sa dalawang item, ano may tutulong nga pala nila doon? Dahil ba, parang na rin nila, doon sa ginawa nila na yung dalawang item na yon ay hindi nila pinasalay doon sa petisyon, yung depensa ng NUP, halimbawa, parang na rin nilang inusgahan na ano na MPA yung mga yan, sa tingin ko. Pero sana ay, kung ganun, ano yung may tutulong nila doon sa dalawang item na yon para kung sila minaabuso, halimbawa yung Supreme Court, anong may tutulong ng Supreme Court sa lipunan ng Pilipino kung maabuso nung nasa pamahalaan, diba, enforcement, halimbawa ganyan. So ano yung may tutulong natin Supreme Court, ano yung kanilang side dyan? Halimbawa, aside from doon sa paglilitis, doon sa mababang mga kapulungan, diba, regional court, ganyan, to sa komisyon sa appeal, sa ganon, at hanggang sa Supreme Court. So dapat may meron silang pagtulong din dyan. Regarding kagaya ng ganyan, na pag-question ng ano, batas, PR o mga ganun. So dapat sila ay kahit ita, walang diskriminasyon, tutulungan kung may ganyan mga pangabuso. Naaabot sa kanila yung mga paghingi ng tulong na, okay, naabuso kami ng ganito mga ano, ano ba may tutulong niya sa amin? Buti nga buhay pa. Nakahingi pa ng tulong. So yun. So ngayon, sana maging fair yung kalalabasan ng pag-inis ng ating Supreme Court diyan sa ano, sa anti-terror law niya. So ito ay may papatupad ng ayos, wala makapang-abuso. Dapat sana ang suggestion ko, recommendation ko sa Supreme Court, yung protection sa lipunan ng Pilipino, magbigay sila ng mabigat na ano, stipulation doon na kung aabusuhin, hindi ba kagaya na sa ita, o iba't ibang mga pang-abuso, pero mabigat na ano, lifetime din ang banat nila ron kapag ka umabuso ng isang militar. Even though, kahit yung malalakas ang loob na gumawa ng mga mabibigat pa ron sa setup o paninetup na ginagawa nila, mga trump up charges, mabibigat doon, sila ay ano, gawa ng ganong klase ng mga mabibigat na kaso doon sa mga umaabuso. Dapat ganon para fair. Kasi syempre, inaayawan natin yung mga ganong klase ng mga terorista dahil sila yung nakagugulo. Yung kayong umaabuso, di ba nakagugulo ng libo ng Pilipino yon? Sila sandala mo, iaabuso. Diba? Should be fair. So muli ay ang kaliwanagan ni Mother Mary ay gumabay sa ating bansa mula sa pamahalaan at mamamayang Pilipino. At tumalima sa mabuting balita o magabayan sa mabuting pamumuhay at kapayapaan at kaunlaran at pagtutulungan. Sa issue ng rebellion, no, o yung terorismo sa bansa ay magabayan ang ating pamahalaan at yung maging yung mga rebelde ng peace talk, so mag-usap nyo sa peace talk, ma-resolve ba yung kanilang mga issue nyo. At yung digmaan ay matigil, mapalitan ng kapayapaan, mamuhay na maayos yung lipunan ng Pilipino,
mapamuhay tayo ng maulan at mapayapa dito sa mga ano. Muli, sana nakapagsabol sa naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil sa ating human rights promotion mula dito sa issue ito ng petition sa Supreme Court mula dito sa anti-terror law. So sana yung mga karapatan ay maiting na mapairal sa bansang ito. Maganda po sa inyo lahat at God bless.